ng araw sa ating mga ka-5-9. Knowledge is power. Mas lamang ang may alam. Yan ang ating motto mga ka-5-9. Ito po kasi itong ano natin, yung topic natin about sa note-taking and report writing. Kasi magagamit natin ito na knowledge sa inyo. But before that, mag-subscribe muna kayo. Huwag natin kalimutan, mga kapag-9, at mag-shares and mag-likes. Ano ba itong nakita ninyo? Declare or maliit na notebook at saka ballpen. Itong tickler na ito, maliit na notebook at saka ballpen, kailangan araw-araw meron tayo nito. Pag mag-foot patrol tayo, mag-roving tayo sa ating area of responsibility, ay matitake note natin o ma-jot down natin, maisulat natin yung importante na informasyon, data, at saka yung magagamit natin na maggawa ng report, meron tayong reference. Para hindi natin malimutan mga ka-5-9, dapat ilista natin yung mga importante na mga data or facts na makukuha natin while nag-foot patrol tayo at nag-roving sa ating area of responsibility. So ano anim na importante na elemento na magawa ng report writing mga ka-9? So ito yung what sa Bisaya unsa, sa Tagalog ano. Ito yung unang importante na ating ilagay sa ating report. Who? Kinsa? Sino? Where? Diin? Asa? Saan? When? Sa Bisaya? Kanusa? Kailan? At yung why? Ngano? Bakit? Nangyari? At saka yung last na how, giunsa, pila, paano or magkano. So itong anim na element mga ka-5-9, importante ito kasi para nandoon yung mga information na kailangan ng kliyente na malaman at saka sa ating mga officer. So, importante ito mga ka-5-9. Yung anim, huwag natin kalimutan. Yung what crime was committed? What do the witness know? Anong nalalaman ng mga saksi? Yung mga witness? Ano ang mga ebidensya na nakuha o nakita? What was done with the evidence? What tools or other equipment were used? What weapons were used? What method of transportation were used? What property was taken? Ito yung mga question, yung mga tanong sa what, mga ka-5-9, remember ito. So, what was the motives? Sa who naman tayo? Sino? Kinsa? Who is the victim? Sino yung biktima? Who reported the crime? Who heard or saw anything important? Who had motive for committing the crime? Who committed it? Sinong gumawa? Who helped him? Sinong tumutulong sa kanya? So where tayo? Where was the crime committed? Saan ito nangyari yung crime? Where was discovered?
Where was the victim? Where were the witnesses? Saan na ang mga saksi? Yung mga witness natin? Where were the suspects? Where were the tools or weapons obtained? Saan na ngayon yung nakuha ng mga tools or mga weapons? Where does the victim live? Where does the suspect live? Where is the suspect now? Where he she are likely go? Where was apprehended? Saan siya nahuli? Ito yung mga question, mga kapainan, dapat maisulat natin, mailagay natin sa ating report writing. Dito naman tayo sa when. So, sabaran natin yung when. When was the crime committed? So, yung date at saka time. Importante yan, mga ka-5-9. Huwag natin kalimutan kailan ito nangyari, ang krimen na ito. When was discovered? Kailan ba ito na-discovery? Well, when were the police notified? Kailan natin pinaalam ito sa mga pulisya, sa mga polis? When did they arrive? When was the suspect last seen? When was she apprehended? Kailan natin nahuli yung kriminal, yung suspect? Yun, mga ka-5-9, importante yan. Why was the crime committed? Bakit ito nangyari ang krimen? Why were certain tools and equipment used? Why was certain weapons used? Why was the crime reported? Bakit natin i-report ang krimen, yung insidente? So how? How was the crime committed? How did the suspect get to the scene? How did she leave? How did he get the information? How was the crime discovered? How was the police notified? Paano natin sila in-inform? How serious the injury? How such the injury? How much property taken? Magkano bang nakuha ng suspect? How much skill or knowledge was necessary to commit the crime? How were the tools or weapons obtained? How were they disposed of? So yun, mga ka-5-9, huwag natin kalimutan yan. Ano sa how? Importante kasi yan. So kailangan yung ticker natin pag mag-jot down tayo ng mga importanteng mga data or information, mga facts, mga kapainan. Kailangan alamin ito. Ano ba yung mga tanong sa how? Para kumpleto yung report. Meron tayong cardinal principles of good report writing, mga ka-5-9. Una nito, yung accuracy. Kailangan to exact yung information, yung katotohanan, hindi gawa-gawa lamang ng ating isip. Importante yung kapaginay. Pag gumawa tayo niya ng information, dapat mabalidate yan ng to evidence. So, hindi tayo basta-basta maggawa-gawa ng report. Kailangan facts. At yung facts, may validation yan. Ano yung ebidensya? Bakit nagsabi ka ng ganyan? Bakit nag-report ka ng ganyan? Meron ka bang ebidensya? Importante yan, ka-5-9. Yung eksakto na data, eksakto na information yan. No? Accuracy. So, completeness. So, kailangan nandoon yung 5 W's at saka isang H. Remember that, ka-5-9, para kompleto yung report mo. Brevity. Kailangan maikli lang yung report mo. Hindi masyadong maraming mga salita, yung mga words na unnecessary na hindi na kailangan sa report. Mga ka-5-9, para hindi malito ang ating officer
or ang kliyente, no? Yung manager ng kliyente natin. Fairness, kailangan equal. Hindi tayo maglagay ng mga informasyon na makasisira ng isang tao. Kailangan yung tama yung ginagawa mo na meron kang ebidensya. So yung form ng ano, style ng estilo ng paggawa, meron tayong mga standard. Iba't ibang mga agency, iba't ibang mga organization, iba't iba din yung kanilang standard or format na ginagawa ng mag-submit ng report. Yan mga kapaydan, yung lima, huwag niyo niyang kalimutan na yan. Importante yan. Anong purpose? Anong goal na bakit gagawa pa tayo ng report? To preserve the knowledge. Bakit nangyari yan? Para gawan na prevention, para hindi na babalik yung nangyari na incident. So importante yan ito pala. Meron tayong file yan. Kailangan naka-file yan sa ating cabinet para madali lang natin makuhaan na reference. To provide accurate details. So, yung mga detalye na bakit nangyari yon, bakit nakapasok yung magnanakaw, bakit nakapasok yung suspensyado. So, makakuha tayo ng aral doon sa dati nating report. Magagamit natin yan as reference. To aid other personnel and agencies. Ito yung suporta na kung magawa tayo ng reports para ma-analyze nila bakit ganyan ang nangyari, bakit ganito. So ma-analyze nila yon para maka-come up sila ng decision na security programs na para hindi na maulit ang nangyari. Yun mga kapaynay, remember that. Then you have to coordinate activities within the organization. Sa security, sa safety, and other departments. Para alam nila na para hindi na yung babalik yung nangyari noon. Aware sila kung paano, ano ang gagawin. Yun ang kapaynay na purpose sa report natin. Merong criteria mga kapaynay. Pag maggawa tayo ng report, meron din yung criteria. Mga mga yung criteria kapag 9? Ito yon. Kailangan grammatically correct. So, yung incidente kasi nangyari na, past ang gagamitin natin. Merong present tense, past tense, future tense na hindi pa nangyari. So, kailangan mga kapag 9, remember ang advice ko sa inyo, magbasa kayo ng libro. Magbasa kayo ng books. Magbasa kayo ng packet books. Or anything at article in the newspaper magazine na English. Para ma-develop yung communication skills ninyo. Para hindi kayo mahirapan sa paggawa ng report. At saka importante din para marami kang alam na words or vocabulary words na kailangan meron kang apps sa cellphone ninyo, yung Webster, para alam ninyo paano gagamitin yung words. So remember that yan mga kapaynay. Abbreviation used appropriately and correctly. So kasi ang ating kliyente, hindi nila alam yung ano yung abbreviation ng sabi nila, FAS. Ano yung ibig ng FAS? Yung ibig pala ng FAS is firearms. Ano yung RDO? Radio pala yan. So, kailangan alam yan sa magtanggap ng report ninyo. Kasi pag hindi nila alam yan, mako-confuse yung officer ninyo, yung manager sa kliyente ninyo, kung hindi klaro.
The use of slang, colloquialism, or unnecessary terms should be avoided. Huwag tayong gumamit ng, kunwari, ASAP. As soon as possible pala yan. Merong mga tao na hindi alam nila yung abbreviation. Katulad ng sabi ko na RDO. Ano yung RDO? So, hindi nila alam. So, you have to spell that fully. Radio. Or, OMG. Oh, hindi nila, ano yung OMG? Oh my gosh. Or oh my God. Ano, ganun. So, huwag tayong gumamit na yung mga slang unnecessary terms. Okay, ka-59. I hope meron kayong nakuha o meron kayong natutunan na learnings sa video na ito. Merong kinds of report, mga ka-59. Importante ito. Initial or spot report. Kailangan within 30 minutes, ka-59. Remember, within 30 minutes, maka-report kayo na merong nangyari sa area of responsibility. Remember yan, ka-59. Within 30 minutes, whether in radio, whether in verbal, whether in text, cellphone, or intercom, within 30 minutes, kailangan alam na ng superior ninyo, officer ninyo, at saka management sa klinik ninyo, mga kapatid. Remember that. And sa paggawa ng incident report, kailangan within 24 hours ng ka-59 para hindi tayo matiknikal. Naka-submit na tayo ng report within 24 hours. Kaya-kaya natin yan, mga ka-59. Kayang-kaya ninyo yan. Pagkatapos sa video nito, madali na lang maggawa ng report. Progress update report, mga ka-59. Ito yung ikadawang kind ng report. Ito yung progress update report. Pag merong other na nakuha na information or data, gathered facts or evidence, yun tinatawag na update or progress report. So yun, mga ka-59. At saka last, final report. Yung final report, ang gumagawa nito, ang mag-submit nito ay yung officer niyo, yung detachment commander, yung security officer or guard. Siya ang magawa ng final report, submit sa agency ninyo at saka sa cliente ng management ninyo para alam nila kung ano ang nangyari sa area of responsibility ninyo. So yung spot or initial report ninyo or incident report, yun ang reference ng officer o security supervisor ninyo paggawa ng final report. Remember that, ka-59. So, ito, ka-59, sample ito. Kayo nang bahala. Kung meron na kayong mga format or wala pa, ito ang i-suggest ko para hindi kayo mahirapan sa paggawa ng report. So, ito, security agency. So, heading, anong name ng security agency ninyo, ilagay ninyo para official yung report. Okay? 4, security supervisor, security officer, or operations manager. So, bakit 4? Kasi high ranking yan or officer na ninyo. So, kung same lang level ang rank, 2 ang gagamitin. Pag 4, yun, para yun sa mga officer, manager. Mga ka-partner, remember that. Yan na yung differentiation ng paggawa ng report. Subject information report or incident report. No? Accomplishment report. No? Yan. Or spot report. No? Observation report. Yon ang subject. Kung ano yon, accident of security guard Jonathan Agunsad. So, yan ang information report. Then, lagyan talaga ninyo ng date sa paggawa ninyo. No? Date sa paggawa ninyo. So, ito, mga ka-59. No? When? Who? Where? What?
why and how, and plus na ano na dapat na alam kung ano ang iyong ginagawa, yung action taken, idagdag niyan ka 5-9 para makita agad kung ano ang nangyari, ano ang iyong ginagawa pagkatapos ng aksidente. At saka yung huwag niyong kalimutan yung ano ninyo, yung for your reference and for your information and reference. So reference ito para sa iyong officer, para sa final report niya, kapag naipon yung kalimutan niya. So yung gumawa, permahan ninyo yan, signature, ma-overprinted name, at saka kung saan ka naka-assign yung EOR mo or area of responsibility, ilagay mo dito para alam kung saan yan ang nangyari. So ganito, kapag-bay, simple lang. Isang tingin lang sa officer ninyo, isang tingin lang sa manager, alam na niya agad kung ano ang nangyari at ano ang iyong ginagawa. Hindi na kayo mahihirapan kapag nang ito yung cardinal no, principle ng paggawa ng report. Simple, maikli lang, walang maraming salita. Lahat nandyan na, kumpleto na dyan. No? So, hindi na mahihirapan yung superior ninyo sa paggawa ng final report para isubmit doon sa kliyente ninyo at saka sa agency. So, I hope mga ka-5-9, ganito lang ang gagawin nyo para hindi na kanyo mahirapan sa paggawa ng report. So, ito na yung final report. No? Ito na yon. So, kung sino security officer, siya na yung bahala yung magsisi. Diyan, yung magsisi siya, siya na. Kung sino ang sisihan sa report niya. So, ito. Ito na yon ang plan. So, ang difference niya, yung initial report niyo. So, makita itong initial report niyo. Ito na yung final report sa officer niyo, sa yung sa supervisor niyo, mga ka-5-9. So, yun mga ka-5-9. So, I hope meron kayong natutunan or aral sa aking video ngayon. At huwag ninyong kalimutan na mag-subscribe, likes, and press the button para ma-notify kayo sa susunod kong mga video. Maraming salamat sa inyong mga ka-5-9 sa pagtangkilik sa video ito. Maraming salamat. Saludo po ako sa